Isa po tayo sa mga pinalad mag-review ng bagong Zen 67 Custom Mechanical Gaming Keyboard ng Zion Studios PH. Meron tayong dalawang unit dito, wireless na price at 2,800 pesos at isang wired version na priced at 2,200 pesos na kasama sa ipapag-giveaway natin para sa second anniversary ng Tito Gaming YouTube channel. Ilalagay ko sa description below kung paano sumali. Laman ng box ay yung manual, switch and keycap puller in one, rated paracord style straight cable, 2.4 GHz wireless dongle at syempre yung ating Zen 67. Fully assembled bare bones kit, ibig sabihin isasaksak na lang yung switches and keycaps of your choice pwede nang gamitin. Gawa sa translucent ABS body, it means more RGB, mas ma-appreciate natin mga gamers. Dito sa ilalim kita yung pinaka-PCB at battery mismo, andito rin yung RGB LED lights firing down para magsilbing underglow ng pinaka-keyboard na ito. 5-pin hot swap socket, it means pwede kang magpalit ng switches on the fly or masiraan ka man or trip mo lang, pwede, anytime. Per key RGB north facing, it means shine through keycaps, no problem. Itong wireless version ay nilagyan natin ng Techware Pearl Purple tactile switches na mabibili din natin sa Zion Studios PH. With these switches, napanatili pa rin natin itong build nito sa Pinoy budget territory, which is mas akma or linya talaga ng Zen 67. Lightly lube ang mga ito, it means hassle free, gagamitin na lang. Ang nagustuhan ko sa switches nito, for me ito yung pinaka perfect balance ng smoothness at saka yung rounded bump, no? Andito pa rin yung tactility pero mas kalmado. At tahimik na version ng tactile switch na overall mas pabor for my FPS gaming. And for the keycaps, nilagay ko yung extra KBD fans, white on black PBT double shot. For the modification, sobrang simple lang ng ginawa natin kasi for me, plastic keyboard is a plastic keyboard. Sa acoustics, masasabi kong expected. Wala tayong magagawa masyado sa sound profile niya together with the aluminum plate. Hindi siya cons or negative. What we can do is ma-eliminate yung hollow sound signature, aux na tayo dun. Pwedeng-pwede naman tayo mag-DIY, pero ang gagawin natin sa video na ito ay sa tulong ng case foams na pre-cut na or custom made for Zen 67 mismo from pmx.gg. Meron silang Shopee links na ilalagay ko sa description below. Magpapag-giveaway nga rin pala tayo ng foams na ganito para mas ma-enjoy nyo yung Zen 67 na ipapag-giveaway natin. Tinamahan din nila ng extra polycarbonate plate para mas solid. Okay, so going back sa Zen 67 mismo, well built. Ang ganda ng pagkahakat sa plastic material ng pinaka-case. Isa ito sa pinakamalinis sa plastic body mechanical keyboard sa ganitong price point na natry ko. Kasi kahit na alam mo sa sarili mo na nasa Pinoy budget category tayo, pero kung ganito naman kasuwabe, case pa lang, mas nakakalakas ng dating. May right amount of weight lamang. Again, nagustuhan ko yung pagka-transparent niya, no, na smoky, hindi yung clear na clear talaga. Lean and uniform sa case yung pinaka-nub niya. Nagustuhan ko rin dito yung pinaka-tactility. Ramdam mo yung ngipin talaga kapag ginagamit mo na, lalo na sa gaming, importante yon. Sa PCB, nice and clean. At sa mga nagtatanong kung same-same PCB nga ba ito sa Tom 680 last year na may known PCB issues, according to Zion Studios PH, iba na ang PCB ng Zen 67. Wala ka nang poproblemahin. The mere fact na kaya na ito mag-handle ng hanggang 5 users in one board, andyan yung Bluetooth at 2.4 GHz wireless connection. Sa mga curious, mag-charge po ito habang nakasaksak or wired mode nating gagamitin. Okay, 65% compact keyboard layout. Pabor na pabor sa akin yung mga ganito since FPS gamer ako na kinakailangan ng mas malaking gaming mouse gliding area katabi ng keyboard. Very helpful yung knob sa akin for everyday use. Sa totoo lang, parang hindi na ako makagamit ng mechanical keyboard na walang knob on the fly, no? Ang sarap kasi depende yan lalo sa mga content creators, nagmumultitask at gaming. Big help yung extra tool na ito. Ang maire-recommend ko lang na gawin mo agad-agad kapag binili mo itong Zen 67 ay work with the stabilizers. Hindi pa factory lube dito sa non-modded version natin. Pero huwag kayo mag-alala, napakadali lang sa tulong ng micro port tape. Sa lahat ng mod for the stabs, itong method talaga ang paborito kasi proven na long lasting at napakadali gawin. Kinagandahan kasi sa micro port tape, kapag tumagal, ina-absorb niya yung pinaka-lubricant, nagiging long lasting lube siya for the stabs mismo. Yun lamang ang effort na gagawin mo for this board. Pero huwag kayo mabahala kasi sandamakmak naman na na tutorials online. Napakadali aralin at i-apply. Basta make sure nyo lang na clean as much as possible yung pinaka-play and yung acoustics. Lalo na sa mga gamers natin na sobrang nagre-rely sa spacebar. Moving on, regarding naman sa gaming, FPS gamer ako since then. From Special Force to Warrock, then CSGO, PUBG, Apex Legends, Call of Duty, o Valorant man, never ako nag-wireless mode sa keyboard kahit na may mga dumating na sign wireless keyboard for reviews. Kahit na high-end brands pa man yan, word kong gamitin ang mga yan. So, chinalenge natin itong Zen 67 na budget-centric keyboard. Wala akong naramdamang difference, strong yung wireless connection kahit na may malapit akong wireless router sa ibabaw ng desk ko. Wala akong interference or any input lags or delays na
gaming counter. You can use the Bluetooth function while gaming casually, yes, pero usapang online FPS games, lalo na sa competitive scene, sa 2.4 GHz wireless connection tayo. Sana nga lang may parang pocket sa ilalim ng keyboard, itong pinaka-dangle niya na para iwas wala. The battery is good, ang tagal maloba, tapos na yung review ko ng keyboard na ito, buhay pa rin yung unit ko. Well, siguro dahil na rin hindi ako nag-on talaga ng RGB ng any peripheral no to maximize the battery life. Kahit na anong gawin ko sa pag-breaking ng keyboard na ito, lalong-lalo na sa gaming at hanapan ng mali no para mahilay yung laro ko pababa, wala talaga akong makita. It's a 10 out of 10 overall gaming experience, mapa-wired or wireless. Same-same yung overall results ko in-game kumpara kapag naka-wired ako at kumpara din sa mga high-end board ko, wala akong adjustment na ginawa para pa rin akong naka-KBD67 Lite or GMMK Pro na mas mura. So it's a positive outcome, lalong-lalo na sa gaming. Sa gaming naman kasi, ang keyboard na gamit mo kailangan reliable as much as possible. Akma sa playstyle mo yung layout, yung comfort at gaan. Kung sumabay na ito sa competitive scene natin, what more sa ibang smooth or suwabehan ng laro, no? For sure, sobra-sobra ito. Regarding naman sa typing experience, standard yung tray mount design nito, so expected natin yung normal or stiffer typing experience. Pero since ABS plastic yung pinaka-case, magaan siya sa overall feeling, unlike tray mount design tapos aluminum yung case, dun mo mararamdaman talagang stiffness sa pag-type. Lalo na pinalitan natin ito ng polycarbonate plate, kahit na hindi pa ito gasket mount, no problem ako, comfortable naman. My verdict, it's a safe investment. Hindi mahal. This is a mechanical gaming keyboard na ang sarap ibang araw-araw kung priority mo yung wireless feature, i-connect sa iba't ibang devices, makakasundo mo siya na walang mali. So RGB naman, isa sa pinakabumubuhay sa gaming spirit, sa gaming setup ng isang gamer. For me, yung level ng brightness niya, around 8 out of 10 yung buga. Not so bright, not so powerful, pero the mere fact na smoky, transparent yung pinaka-ABS plastic niya, kahit na anong gawin, ang ganda at na-appreciate talaga yung RGB. Saludo ako sa pagkakagawa sa kit na ito, ang linis ng aesthetics ng overall installation. Ito kasi yung klase ng mechanical keyboard na ang sarap i-recommend talaga kasi beginner friendly, or I should say, ang sarap at ang dali pakisamahan. Ako kasi sa custom keyboard, lalo na sa Pinoy budget category, mas matimbang sa akin ang maganda tingnan kahit na hindi ganun kaganda ang tunog, basta premium ang sarap tingnan at picturean sa ibabaw ng desk ko, satisfied na ako. Yun yung vibe ng keyboard nito, which is for me still importante sa competition ngayon. Madami pa rin tao ang simple at on the go na makaka-match ng keyboard na ito. Yung overall acoustics, kahit na kailangan ng unting rework, at least open na open naman for modding or customization, pwede naman natin gawin later on. Again, optional lang naman yung mga in-apply natin kanina na aral at na-enjoy yan, or pwede naman natin gamitin ito as stock. And last na lang, kudos sa Zion Studios page kasi sobrang solid ng packaging. For me, deserve ng keyboard nito yung ganitong vibe. Box pa lang, mas seryoso, mas may class, ang sarap bilhin, ang sarap ipagmalaki. Yung release na ganito, nakategorize as budget custom mechanical gaming keyboard, na erase na sa mindset natin na expected na tunog, nakakayahan ng isang typical mechanical gaming keyboard na maingay na iisa lang halos ng dating. Dito binigyan tayo ng Zion Studios page ng option na mas malalim at the same time mura in terms of mechanical keyboard hobby. Nasa sa atin na lang kung pupuntahan natin further iyon. Tip ko lang, ingat lang tayo sa paghigpit ng sobrang screws nito kapag binubuksan natin or imomod, no, para maiwasan mag-crack yung pinaka standoffs. Dapat sakto lang, at saka alalay din tayo sa pinaka toggle on and off switch ng pinaka wireless connection kapag wireless ang bibili mo, dahil medyo madali matanggal kagaya ng nangyari sa akin. So keep that on mind. Pero kapag word version lang binili mo, wala kang magiging problema. All in all, ang galing kasi yung miss na namuo sa image ng Tom 680, tinama, mas binuhay dito sa Zen 67 na pwede naman pala maging reliable, lalong lalo na sa gaming. Alam mo, kahit nakategorize ito as budget board or pangmasa ng keyboard, big factor yung spirit na kinontribute ng Zion Studios page para mas maging premium or mas maging confident tayo sa keyboard lineup na ito. Yun lamang, maraming salamat sa panunood. Happy gaming!